Hello guys, kumusta na po kayo mga ka-Net Cooking? Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Ngayong araw tayo po ay gagawa, magluluto po tayo ng lumpiang Shanghai, ang favorite po nating lahat. Talaga naman kahit saan at kahit kailan, pwedeng merienda, pwedeng pang-ulam at pwede rin naman yung appetizer. Okay, bago ako mag-start, gusto ko lang po na mag-shoutout kay Miss Daisy Watanabe, then kay Rock Dao Ming, kasi letter R yung kanyang channel. So, kasi matagal na siyang subscriber natin dito, lagi siyang nagko-comment na talagang nafe-feel ko na appreciate niya talaga yung mga niluluto natin. Gusto ko talagang ipaabot yung taus-puso kong pasasalamat sa suporta sa inyo mga subscribers at followers po natin dito sa ating Net Cooking. Okay, marami talagang salamat. Okay, thank you so much. Okay, at ngayon mag-start na tayo sa paggawa natin ng lumpiang Shanghai. At ito po mga kailangan natin. Meron po tayo dito itong ground pork. Ito gagamitin natin. No, bali nasa 500 grams. Okay, kalahating kilo. Then, meron tayo dito yung finely minced na onion. So, ito isang malaki yan eh. So, kalahati yung ginamit ko. Then, itong carrot. Mushroom. So, itong mushroom, ito pong shiitake mushroom ang ginamit natin dito. Then, meron tayo dito itong celery. Ito yung celery. Then, sinama natin yung dahon para malasa. So, may natira tayo ditong mga iba pa. Then ito po, gagawa tayo ng pansit bihon. Lalagay natin yung mga natirang gulay. Then ito pong paprika pepper. So, malaki siya kaya kalahati lang yung nilagay ko. Then dito po, kailangan natin dito ng 2 eggs. At meron tayo dito yung ating pang seasoning dito. Itong ground black pepper, salt, at itong garlic powder po kailangan natin. Meron tayo ditong powdered pepper. Pwede rin ito. Kaya lang, itong ground black pepper ang gagamitin ko. Then, meron po tayo ditong soy sauce. Then, oyster sauce. Ito ang mga kailangan natin. At syempre, kailangan po natin ng lumpia wrapper. Then, cooking oil. Syempre, kailangan natin ng cooking oil para po dito sa pagluluto natin dito sa ating lumpiang Shanghai. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa natin o pagluluto natin ng lumpiang Shanghai. Okay, umpisahan na po natin. So, para tuloy-tuloy ang trabaho, itabi muna natin itong mga ito. Then, dito. So, tuloy-tuloy na natin ngayon ito. Dito po ay ilalagay natin itong salt and pepper. So, siguro napapansin nyo, gumamit ako ng ganito kasi kakamayo natin ito eh. Pero, wag po kayong mag-alala kasi maraming nag-comment dito pag nakikitang gumagamit ako nito. Ito po ay talagang cooking glove po ito. Yan o, nabibili. Iba-ibang kulay siya. May pink, may white, may blue. So, nakakatuwa kasi, yan o, pang-cooking talaga. Kaya, wag po kayong mag-comment dito na gumagamit tayo dito ng surgical glove. Dahil talaga namang ginagamit talaga ito sa cooking. Okay, then lagay po natin itong ating oyster sauce. Soy sauce. Okay, then itong ating haluin muna natin. Then itong sibuyas, carrot. Pagsasama-samahin lang po natin lahat ito. Kukumbine lang natin. Tapos, i-mix natin hanggang maging well-combined siya. Okay, kailangan mag-sanib lahat itong sangkap natin. Yung iba, naglalagay sila ng flour. Kaya lang, hindi po ako maglalagay ng harina dito kasi para hindi mabago yung lasa nung ating lumpiang Shanghai. Kasi pwede naman yung itlog lang ang gamitin dito. Hindi natin kailangan yung
flour dito. Okay. Haluin muna natin ito. Itong soy sauce. Okay. Haluin natin. Then dito, mix natin mabuti. Then, ito pong itlog. Ito, ibit natin ito. Mas maganda kasi yung ibit natin ito para noon. Siguradong mahalo siyang mabuti. Okay? Then, dito, imix natin mabuti ito. Mag-combine siya. So, itong lumpiang Shanghai, talagang favorite ng kahit sino ito eh. Pwede nating kainin ng ganito lang. Merienda. Pwedeng pulutan doon sa mga umiinom dyan. Pwede rin pang ulam sa kanin. At pwede nating kainin ito ng, limbawa, pansit bihon. Kaya nga gagawa ako ng pansit bihon ngayon. Kaya lang, hindi natin pwedeng pagsabay-sabay i-upload natin yung videos dito ng pansit bihon at saka ng Shanghai. Masyadong magiging mahaba yung video natin. Pag dalawang recipe ang gagamitin natin. Then dito, para sigurado siya, iganyan natin. Oh. Para tayong gumagawa ng hamburger. Okay. Then, pag napag-combine natin ito, hayaan lang natin ganito. Then, dito po, lagyan natin ng plastic wrap. Lagay muna natin sa ref ng 30 minutes o kahit isang oras para nun, mag-firm siya at mas madali po siyang i-wrap dito sa lumpia wrapper. Okay, lagay muna natin sa ref ito. Ngayon, pagkaraan po ng halos 30 minutes na pagkalagay natin sa ref nitong ating mixture ng lumpiang Shanghai. So, ayan o, narito na siya. Ang gagawin natin ngayon, halos mag-iisang oras ko itong nilagay. Then, meron tayo dito. Ito na yung wrapper natin. So, itong wrapper natin, ang gagawin po natin dito, hatiin natin ito sa gitna. Kasi masyado siyang malaki. Hindi natin pwedeng gawing masyadong marami yung mixture para madaling maluto. So, ang gagawin natin dito, so meron tayo ditong tubig pang seal. So, kukuha tayo dito mga 1 tablespoon. Kahit na konti lang. Okay, ang gagawin natin dito, irarap natin ito. Kasi ito, hindi ko ito hahatiin sa gitna. Talagang isang buo lang siya. Na ganyan lang. Mga 1 tablespoon yung laki niya. O yung dami. Then, meron tayo ditong tubig. Seal natin. Then, lagay natin dito. Ganito lang ang gagawin natin. Okay, ngayon guys, last na ito. Yan o. Ang gagawin lang natin dito, tatantsahin lang natin kung mapapagkasya natin yung wrapper at saka yung mixture. So, kasi sayang naman kung matitira yung mixture. So, hindi bali kulang yung wrapper, okay lang kasi pwede pa tayong bumili. Pero yung mixture, kasi kailangan matapos natin yun. Ilang natin para siguradong hindi siya sasabog.
Okay. So, dito po sa ating ginawang 500 grams. Okay, so ang gagawin natin ngayon dito, ipa-fry natin ito. Pipirituhin na natin, kaya kailangan natin ng cooking oil. Magpainit po tayo ng cooking oil dito sa ating lutuan. Pag mainit na, pipirituhin na natin. Okay. Hindi naman kailangan na maraming marami yung cooking oil. Hindi naman niya kailangan na nakalutang sa mantika. Okay. Ilalagay lang natin isa-isa ito. Ngayon, pag ganito na yung kulay niya, yan o. Oh. So, bali na sa 7 minutes na piniprito natin ito. So, ang gagawin natin, hahanguin na natin siya. Then dito, meron tayo dito yung dalagyanan para ma-drain yung oil. So, ilagay natin dito. Bango nito, umaamoy yung celery. Okay, ang gagawin natin dito, tatapusin lang natin yung mga iba pang natitira nating lumpiang Shanghai. I-fry lang natin lahat. At ngayon, ito na yung last na fry natin. So, ang gagawin natin, so luto na ito. Then, up na natin yung heat. Then, dito po, hanguin na natin lahat dito. Okay, then ngayon, pwede na po natin itong i-serve at kainin. Mag-prepare lang tayo ng sauce para dito. At ngayon, ito po kinalabasan sa pagkakaluto po natin dito po sa ating lumpiang Shanghai. Special po ito dahil talaga namang super. Napakasarap niya talaga. So, nakagawa po tayo ng bali 40 pieces of lumpiang Shanghai doon sa mga ingredients na ginamit natin. Then, ang pinaka-sauce natin dito, meron tayo dito yung sweet chili sauce. So, ito. Then, ngayon, meron tayo dito yung sukat bawang. So, ito, pinitpit na bawang ito. Ilagyan natin ng ground black pepper and salt. Then, konting soy sauce. So, nilagyan natin ng siling labuyo para medyo maanghang-anghang siya ng konti. Okay. Then, ito, medyo nabawasan na siya kasi kinakain ko siya habang piniprito. Masarap kasi eh. Siguro nakatatlo ko habang nagpa-fry. So, mas type ko ito. Okay. Oh, ang sarap. Try natin ito. Ito yung loob, oh, napaka-juicy niya. Juicy siya. Okay. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin dito po sa ating lumpiang Shanghai. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oishi Sarap Channel. Thank you po. Bye!